So magandang araw kabola sa video na ito, mga bigatin po, mga pag-uusapin natin. First yun sa Converge kabola, ano? So sila po ay napigilan nilang umalis po kabola yung kanilang current po ng mga core players and din ang active pong suggestion na TNT Terra Firma Black Bastard. So may di pa nakasubscribe, pakipindot naman po yung subscription button. Start na natin dito kabola. Converge resist trade offer since Aranya Stockton to maximum contract kabola. So they succeeded, diba? If you remember, a few weeks ago, kabola, meron tayong rumor regarding nga po dito kay Alex Stockton. Even Justin Aranya name was floated, kabola, di ba? Na marami pong interesado na kumuha sa kanya. And I think the reason is, mukhang naamoy ni Snow Badwa, the king of trade rumors sa PBA, kabola, na medyo shaky yung naging negotiation po. Pero natapos na nga, ano, kabola? Pero na po nila, maximum contract itong dalawa, and it seems like they are the legit part, a legit anchor na po ng team na ito, kabola. Mukhang anointed na sila eh, with the way itong team manager Jacob Blau stated, kabola. So talagang in-explain niya din na talagang may offer, kabola, itong sina Aranya, kabola, at Stockton from other teams, kabola. Pero of course, they persisted in signing them and they successfully signed them, kabola. And yun nga, nabanggit na niya, they are the future ng Converge, kabola. Although, itong kanya pong explanation, kabola, that's a bit simple as this. Would you guys want to leave the team when it needed you the most, when you like the others will just play small roles in title kundeng din team, kabola? Eh medyo sa akin tagilid eh, maraming nag-praise dyan pero ang isipin mabuti tagilid dyan. Pero overall, kabola, ito pong si Justin Aranya and Alex Stockton, deserve ba nila na maging main player po ng Converge? Yes, I think so. I'm a big fan of the two, kabola, pero Converge should still be wary of over rating these two players, kabola. So tignan pa rin nila hanggang saan talaga aabot ito, di ba? And if they can then find, kabola, the right trade, the trade should still happen, kabola. And then sa mga bigatin po ng mga comments na dapat pag-usapan, mga boss, usapan, kabola, fans din ako na Magnolia, Coach Chito, ang kailangan na talaga magtiwala sa mga players tulad ni Jeric at saka ni David Morel Ryobo. Pagbigyan mo sila ng mahabang oras sa laro para maasa sila. Ang tanong ko, sino po ang babawasan mo ng playing time? Diba? Sa mga ganyan sa GS, yun yung papatanong kay, sino ang babawasan mo ng playing time? Kung hindi fair ang Tolentino, Beba trade, okay lang, sabi ni McGear. Hindi naman lalabas sa laro ni Tolentino kung may kasama siyang star player. Mali po yan, kabola. If you look po at the Northport, they are also loaded team, kabola. And, diba? Sa Hinebra siya, actually nakasa siya as a role player, kabola. Minsan, ano yung mga PC, dun po talaga nila mahanap din po yung focus nila. Kapag role player muna, and then biglang, ibigyan mo ng opportunity. Minsan, mga slow yung burn yan, kabola. Hindi naman agad-agad eh. Doesn't mean na more touches, more chances of shooting means faster po in development. Hindi, kabola. Now, it's proven that Tolentino is a legit guy, a legit scorer. Top scorer po ng PBA, kabola. Hindi lang siya legit talaga. Ang top scorer po ang galawan nitong si Arvin Tolentino, kabola, ngayon. Now, ito na nga, ano? TNT Terra Firma potential blockbuster trade. So alam naman natin na may rumor nga na gusto ng TNT itong si Holt. So anong suggestion po natin na trade? Simple lang, di ba? TNT, kuha nila si Holt, itong si Terra Firma, kuha nila si Mike Williams and a first round pick. Bakit kailangan may first round pick? Eh marami na napatunayan yung Mike Williams. Alam na natin yung rason dyan, di ba? Kasi he is a hard guy to handle, di ba? Kabola. So magdadagdag dapat po ang Terra Firma ng isang first round pick, di ba? Kasi between the two, malayo pong mas mahirap po na i-handle ito pong Mikey Williams. And because of that, they needed to pay more itong TNT. At tanong ko lang, mayroon pa ba silang available first? Ang dami nila na-treat na first round pick eh, kabola. Now, Stephen Holt, of course, for me, is a good fit sa TNT. Kasi he's a more passing heavy, unlike Mikey Williams. And of course, mas maraming scorer po ang TNT. And for me naman, Mike Williams could be a much better fit naman for Terra Firma kasi they are in need of someone who can consistently, kabola, breakdown the defense. All alam naman natin na kung mapunta man natin sa Terra Firma si Mikey Williams, eh malamang, may papuntaan mo po yung ibang teams, kabola. Kabola, sa palagay mo, ito ba yung tamang trade po between TNT and Terra Firma? Comment lang po.